Hello, so isa ka ba sa katulad kong nagtitipid at wala pang ganong kalaking pera para makabili ng condenser mic pang record for song covers at kung ano man? So, this video is for you. So, bago po tayo mag-start, allow me to introduce myself. Hello, my name is Vanessa, but you can call me Banang. So, yung mga friends ko dito sa Pangasinan, ang tawag nila sa akin, Banang. So, sorry kasi yung itsura ko, kagigising ko lang talaga, wala pang masyadong ayos. Ayun, talagang random lang tong video na to. Sabi, sumagal lang talaga siya sa utak ko na kailangan kong i-video to kasi nga, ang daming nagre-request sa akin, nagtatanong kung ano ba yung gamit ko. So, ayun, story time muna tayo bago ko sabihin kung ano yung ginagamit ko. Nung may face-to-face class pa kasi, sa isang subject namin, nirequire kami gumawa ng jingle. So, siyempre, pag mga ganong group project, kaabot yun ng 100 points, 150 points. So, siyempre kami, todo effort kaming magkaha-group, sabi namin, sige, mag-studio tayo. So, nung nag-studio kami, siguro umabot kami dun sa studio ng 30 minutes na nagre-record. Tapos, umabot siya ng 1,000 plus yung binayad namin dun sa studio. Maganda naman yung kinalabasan, pero nga, hindi siya student-friendly katulad kong nagbabudget ng pera. Parang, sa akin, hindi siya friendly. Tapos, ayun, nung nagkaroon na naman kami ng jingle na project, ayun, sabi ko, baka may alternative naman na pwedeng gamitin or pwedeng gawin. So, nag-search ako kung ano nga ba yung pwede kong gawin. Tapos yon, doon ko na-discover na ang kailangan mo lang pala para magkaroon ka ng ganun magkagandang quality na recording ay tama, headset. Headset lang po. Original headset lang ng Apple yung gamit ko sa pagre-record. So, hinahawakan ko siya kasi ito yung nagsisilbing mic ko ngayon sa pag-video ko. So, ayun, ang ginamit ko lang talaga sa mga recordings, ganyan. Ito lang, headset lang. Sa pag-record namin ng Tayo Baguio, yung sinalihan namin composition, ang ginamit namin doon headset lang sa lahat sa instrumental. Ginamit namin headset, vocals, headset lang din. So, sa mga covers ko sa YouTube, itong headset lang din yung naging best friend ko. Ayun, tuturo ko mamaya kung paano ko siya ginagamit. Ayun, sa mga covers ko kasi, nakikita nyo dun yung microphone, diba? Yung BM-800. Pero hindi ko siya ina-advise na gamitin pang record. Katulad ng gusto nyo yung high quality na sound, sa akin, hindi siya recommendable kasi ba't ako kinakabahan? Ayun, kasi hindi ganun kaganda yung tunog niya. Para sa akin lang. Okay, naman. So ang gamit ko lang ay GarageBand. Nilalagay ko dun yung itong headset. Tapos, dun ako nagre-record sa GarageBand mismo. Minsan din sa BandLab, kapag gusto ko ng super reverb or ma-echo-y na sound, dun ako sa BandLab para ma-mix ko. Ganon. Okay. Okay, so ang kagandahan kasi dito sa headset versus the BM-800 na microphone ay mas clear itong headset na to. Tapos, madadirect mo siyang mamimix sa GarageBand. Unlike dun sa BM-800, sa V8 sound card ka lang kasi nga'y magmimix, kaya mahirap siya. Lalo na kapag nagga-ground yung ang tawag dito, yung wire na provided ng BM-800. Okay, so ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ako nagre-record. Wait lang. Okay, so ang gamit ko lang po ngayon ay tong phone ko tsaka yung headset ko. So nakikita nyo na siya sa screen. Nakikita ba? Ayan, so pipindutin ko lang itong merong plus sign dito sa taas. Pipindutin nyo lang siya. Tapos,
kayo mamimili kung ano ba talaga yung gusto nyong i-record. So, sa akin, punta tayo dito sa my audio recorder, sa my voice, sabi niya dyan. Ano kasi, pag magre-record ka kasi dito, naka-automatic lang siyang naka 8 bars. So, ngayon, ang pipindutin mo, itong 8 bars, gagawin mo siyang automatic. Para kapag nag-record ka, direct na, automatic na siyang magre-record. Kunyari, ito. Wait lang, suot ko lang. Ginagawa ko pala pag-record, ay hahawakan ko itong sa may microphone area niya, tapos igaganyan ko lang. Depende na sa'yo kung paano mo siya i-control. Kunyari, kapag yung kinakanta mo ay mataas na, syempre, kailangan mong i-adjust yung bunganga mo. Dapat ilayo mo ganyan. So, ito, may metronome siya sa taas. Tapos, itong dito sa may gilid niya, dyan mo i-adjust kung gusto mo na malakas or hindi. Tapos, okay, start na tayo. Pindutin ko na yung red. Tapos, i-on mo yung mic mo. Parang ganyan. Tapos, voice hall. Hello? Yun. Makikita mo yung difference nila. Parang nagkaroon siya ng echo. Kung gusto mo lagyan ng reverb or echo, pipindutin mo lang yung tatlong M dito sa taas. Pindutin mo yan. Tapos, pumunta ka sa baba. Tapos, doon mo siya makikita yung echo. Yun, naghang yung phone ko. Oh, basta doon. Oh, kanyari, stop ko na yan. So, yun na yung na-record ko. Pupunta ako dito sa may gilid nung tatlong may dot. Tapos, pipindutin ko ulit yun. Ito, echo plus reverb. Pindutin ko ulit yan para mapunta ako doon. Tapos, dito maa-adjust ko siya kung gusto ko may pitch, control, kung gusto mong parang magkaroon siya ng pitch perfect na tone. Ganun. Pipindutin mo yung pitch control. Tapos, dito sa taas, wait, off ko muna yan. Dito sa taas, meron siyang setting na icon. Pipindutin mo yan kung gusto mong makita yung time ruler, yung time, yung seconds ang magpapakita. Instead na, nakita niyo yung difference, instead na yung bars. Oh, tapos, makikita mo din dyan kung gaano yung tempo mo. Ikaw bahala kung ano yung, depende sa kakantahin mo. Ayan. Pero, kung nagre-record ka lang naman, tapos may instrumental, hindi mo na kailangan pindutin yung, ano ba yung sinasabi ko? Ayun, hindi mo na kailangan pindutin yun. So, punta ka ulit doon. Okay, punta tayo sa may, ano naman, lead me Lord. Ginawa ko lang to nung isang araw. So, ngayon, imumute ko tong lead vocals niya. So, para imute, nakikita mo dyan, yung sa may gilid. Yan yung mute bar niya. So, pindutin mo yan, tapos i-duplicate ko lang yan kung gusto ko ulit mag-record. So, try natin. Intro pa lang. Okay. Intro pa ba? Oh, intro pa. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Oh, kanyari, yun na yung record ko. So, stop ko na yan. Off ko muna tong monitor. So, ito. Oh, intro pa. Kunyari, gusto kong maging pitch perfect siya. Ayan, pitch control. Lead me by the hand and help kung may sharp ka or right. Kung may sharp or flats ka sa vocals mo, pwede niyang ayusin yung pitch control. Tapos, dito naman, kunyari, gusto kong lagyan ng echo reverb, so meron na yon. Ganun lang siya. Tapos, habang nagre-record ka, kung gusto mong marinig lang yung vocals, pindutin mo itong my headset icon diyan. Kunyari, yan. Lead me by the hand, help me face the rising sun. So, ganun. Okay, depende sa'yo kung ano yung gusto mo. Ikaw na bahala. Okay. Doon naman sa mga instrumentals, ang ginagawa ko, ito sa may audio recorder, tas sa may instrument, pipindutin mo lang yan. Tapos, ayan, dyan ka na mamimili. Kunyari, ito, guitar. Tapos, pindutin ko ulit tong may tatlong bilog sa taas. Ayan, magpapakita dyan kung anong klase ng guitar yung gusto mo. Pag sa ukulele, ito din yung gamit ko, yung acoustic guitar. Tapos, keyboards, ayan, kung anong effect.
sa ano din, sa boses din, pwede ka mamili dito. Pero mostly ang ginagamit ko yung lead vocals. Kapag gusto ko naman na parang medyo ano siya, choir yung dating niya. Pipindutin ko lang extreme ano or sweet chorus, extra singer, ganun. Depende na sa inyo. Ayun, important note din pala na kapag magre-record kayo gamit yung GarageBand, ang kailangan nyo talaga ay original headset ng iPhone. Hindi pwede yung kunyari headset ng ibang phone like Samsung, Vivo, ganun. Kasi ang tendency nun, madedelay yung boses mo. So, ipakita ko sa inyo mamaya yung example niya. Okay, so para makapag-record tayo sa GarageBand, syempre kailangan muna natin ng instrumental. Kung hindi tayo magre-record ng gitara natin. So, pindutin lang natin ito. Nasa voice memos pala ako. Tapos, save to files. Save na natin. Syempre, na-save ko na siya kanina, pero keep both na lang. Tapos, punta tayo sa may GarageBand na. Ngayon, paano ka magre-record? Pindutin mo tong may plus dyan. Naturo ko naman na to kanina. Tapos punta ka sa voice. Para makapag-drag ka ng file, kailangan mong pindutin itong katabi ng setting. Tapos punta ka sa files. Para makapunta ka sa files, browse. Tapos, ito. Diba ito yung naano natin kanina? Yung sinave natin sa file. So, pindutin mo yan. Tapos, mag-antay ka lang ng ilang segundo. Tapos, extract mo na siya dito. Paano mag-extract? Ganun lang. I-copy nyo lang doon. Ida-drag nyo lang doon. So, ngayon, syempre, itong in-extract kong file, naka-ano siya, kung mapapansin nyo, naka-audio recorder siya. So, ang gagawin natin dyan, pipindutin natin ito. Tapos, instead of audio recorder, pindutin natin yung acoustic guitar kasi gitara to eh. Alisin natin yung metronome. Ang gamit ko ngayon ay hindi yung original headset ng iPhone. Papakita ko lang yung difference ng original headset sa hindi original na headset ng iPhone. So, pindutin ko yan. Magre-record ako. On ko tong monitor. Okay. So, play. Low. Okay. Hello. So, ayun, nakita niyo 'di ba? Ayaw niyang mag-record ng boses ko. Ganon kapag hindi original headset 'yung gagamitin mo sa GarageBand. Marte kasi si GarageBand kailangan niya. Apple lang din talaga 'yung gagamit sa kanya. Okay, this time gamit ko ano na? Apple headset na. So, pindutin ko 'yan. Oh, 'yun. Automatic na siyang merong na-detect na microphone. Okay. So, play natin ulit. Kung gusto kong palakasan yung ito, kailangan ko lang palakasan ganyan. Kasi adjust ko yung sa akin babaan ko. Okay. So, nakikita nyo naman na ano, na nagumagana talaga siya. Nang ikaw ay lumisan, pitch control, hindi ko lupusang. Ayun. So, nakita niyo yung difference. Another tip pala, kapag magre-record kayo, kasi sa akin yung BM800 ko, hindi ko na siya masyadong nagagamit kasi naglo-loose yung wire. Kaya ang ginagawa ko, sinisingit ko dun yung original headset ng iPhone para pag nag-record ako, maganda siyang tingnan sa video. Tapos na-filter niya yung hininga mo kapag kumakanta ka. Ayun, mas clear at mas maganda yung kakalabasan. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung gusto nyong gawan ko ng comparison yung BM800 versus sa original headset ng Apple, please comment down below, like this video, and subscribe. Sorry kung malang kaayos-ayos. Ayun, sa next video, kung gusto nyo rin na gumawa ako ng BM800 microphone versus yung regular, yung usual lang na microphone, please comment down below. Thank you guys for watching! Bye!